Bago tayo mag-start, linisan muna natin lahat. Kami sa kusina, pag nagsa-start kami, naglilinis na lang kami. Siguro ito, pag ginawa mo ito, matatapos ka in 2 minutes. Kala mo lang matagal gawin, pero hindi yan. Pakapa. Kaya mabilis. Kala mo magluluto ka ng agad, hindi. Yung pinaka-foundation muna ng pagluluto. So tayo naman dito. Yan, so malaki yung surface area natin. Tama po yan dyan. Okay, eyesore. Importante matalim yung kutsilyo. Sabat ako nyan. So ito na yung chopping board ko, yung kutsilyo ko. Ito ko magluluto. Muna natin ilaw. Gagawa tayong pork steak. Meron akong kasim from The Good Meat. Yan, ang sarap nito. Pork steak, mabilis lang. Ingredients, hanap ka ng red onions, bawang, tapos soy sauce. May kailangan masipa tayo. Wala, lamimitas lang kami dun sa harap ng kwarto namin. Pero meron. May kailangan si dun, maraming bunga. Okay, kinukumpleto lang natin ang ating mga sangkap. Meron tayong dalawang volunteer ngayon. Matutulog na kami, late na. Ano oras na? 9 o'clock. Maga pa, okay. Punasan mo to ng mantika. Ganun, pag ganito klaseng kawali, punasan mo ng mantika para hindi siya magkakalawang. Okay, clean as you go tayo. Punas tayo dito. Yun, kailangan pasanayin nyo talaga sarili nyo. At saka isira mo yung pinto para hindi eyesore sa ating viewers. Kanina sabi ko, gagamitin natin yung kasim. So, mukhang masarap tong gagawin natin. So, dinagdagan ko ng pork tonkatsu. Yung kagandahan dito sa The Good Meat is kung hindi mo alam kung ano yung pork tonkatsu, nandito. So, dito siya. Sa taas ng... May diagram siya. So, sa bahay na to, sa ngayon, baka nanonood yung aking mother-in-law, wala kaming onions. So, mom don't feel bad kasi, syempre, maraming bawang, maraming luya, pero walang onions. Marami namang spring onions. Kaya, yung pork steak natin, hindi na to tabingin, di ba? Tabingin! Yan. Si Maya kasi nag-shoot na ito eh. Wala si Kamil. Si Kamil, syempre, nasa taas. Nag-aalaga ng baby natin. Anyway, hindi na ako tabingin. Hindi na. Okay, good. Okay. Sana. Onions. Wala tayong onions. Pork steak, di ba sabi ko. Wala tayong onions. So, maraming spring onions. So, again, maging mestizong pork steak na to. Meaning, when I say mestizo, I guess, may konting twist na. Kasi, yun nga, hindi ko na... Kanina nagliligo ako, iniisip ko talaga yung pork steak eh. Kasi, pumunta ako sa bahay ng friend ko, si Carlo and si Katie, yung kasambahay nila, ate, nakalimutan ko yung pangalan mo. Ikaw yung pinakamasarap na pork steak. Ang sarap ng ginawa mo. At ginamit niya, kasim. Sarap. At saka, basta mamaya, pakita ko sa inyo, hindi niya ako tinuruan. Nashoot, nandyan pa ba ako? Oo. Okay, good. Sigurado ba? Oo. Oo, wala ka. Okay. Siyempre, wala pa akong tiwala kay Maya. Ngayon pa lang kami. Magaling ako dyan, sir. Tingnan mo lang mamaya. Oo. Oh, actually, kwento nung nanay mo nga. Grabe ko daw mag-TikTok yun. Ay, sa TikTok lang yan. Nakikita ako na yung sa video sa masayo. Oh, yan lang yung habis ko eh. Okay, tapos na tayo dito sa part na to. So basically, bawang. Ayan, lapit mo. Pakita mo sa kanila. Yan. Bawang. Ano to? Sibuyas dahon kung silunggo pa. Ano niya sa Tagalog? Ano to sa Tagalog? Dahon sibuyas. Sibuyas dahon. Sa amon, sa ilunggo, sibuyas dahon. Okay. Okay lang yan. Hindi sa amin, sa Ilonggo. Oo. Baliktad. Sibuyas dahon. Sibuyas dahon. Sa Tagalog, dahon sibuyas. Yun lang pala. Muna. Okay. Tapos, pakilang. So, guys, baka sabihin nyo na utosero ako, pero nandito sila para matuto, ah. So, at saka, syempre, kailangan mo utusan kung tumuturuan, kumbaga. Ito ay frozen pa. So, ang gagawin natin, kasim, di ba? Maganda to kung hindi frozen kasi pwede mo talaga ma-butterfly. Pero, pag advantage naman pag frozen is pwede mo siya mas nice, sobrang nipis. Kasi frozen.
Bakit sobrang nipis? Kasi gusto ko yung ating baboy ay malambot na malambot pag kinain mo. Tapos, fast forward. Ay, pagod mo ng tissue. Ayan, pagbasa na, hindi, tingnan mo yun. Oo. Lapit ka. Pagbasa na yung chopping board. Actually, ilapit mo na lang yung tissue niya. Sorry, hindi first, well, hindi naman first time, pero hindi ako madalas nagluluto dito sa kusina na ito. Kaya, hence, you know, it's a new kitchen for you. Anyway, slice. Yan, tingnan mo yan, lapit ka. Yan. So, manipis na manipis, diba? Mm. Gagawin natin. Para lumabot pa. Tantarin mo. Ito ang kwento ng kaibigan ko na ginagawa ng kasambahay nila sa kanilang pork steak. Kaya nung kinain ko siya, sabi ko, bakit ang sobrang sarap na ito? Kasi ginaganito niya daw. So maliban na isa-slice mo siya ng manipis, pero huwag yung todo na maputol mo. So yan, tuloy lang natin hanggang dumami para makain natin ng siguro dalawang araw. Buti lang walang lalaki sa bahay na to. Hindi maubos to ng isang sitting. Kulang pakita sa inyo yung advantage ng matalim na kusilyo at frozen meat. Kaya mo siya i-slice ng manipis. Mm. Anyway, yan. Tsaka ang ganda ng baboy na to. Galing sa The Good Meat. May The Good Meat yata sa labas eh. Paper thin. Yan, okay lang. Pwede to maging pork tapa eh. Pork tapa. Pork sukiyaki. Ang sarap tingnan mo yung nipis, oh. Ang sarap ng feeling pag nagagawa mo yung ganito. So, ito mga trimmings na to, linisan nyo lang. Siyempre, hindi mo naman makukuha lahat. Or kung mahaba yung kutsilyo mo. So, pag manipis, again, mas malambot and mas mabilis maluto. So medyo marami na siya. And meron pa tayong pork tonkatsu. Ang bala ko sa pork tonkatsu, gagawa na lang tayo ng marinade. And then, timpla na lang natin. Ito yung mga nadampot ko sa ref. FIFO tayo, first in, first out. Medyo magulo lang ngayon. Pero bukas, i-organize namin to. Alam ko ang dami yan, no? Ang dami. Pero, konti na lang kasi. At saka, sige na, ubusin na natin. So, Lilian, hindi ka. Halo. Ito, lahat. Ito, dito ka. So, soy sauce. Okay, ubusin mo na yun. Tapos, ketchup. Next. Ito. Sarap rin to pag gumagawa kayo ng pork barbecue. Masarap rin kung lagyan nyo ng Sprite or ng Coke. Meron? Coke. Oh. May Coke ako dyan. Sige, share ko. Ayaw ko i-share. Mag-tomas lagyan. Marami lang dahil yun na. Yun yung dahilan ko. Pwede naman siya gawin sa konting ingredient lang. Basta importante lang, pag gumagawa kayo ng sauce, nandyan yung tamis, yung asim, and yung alat. Okay, may test. Saan manggagaling yung asim? Sa recipe na to. Saan manggagaling yung asim? Sa suka. Tama. Saan manggagaling yung tamis? Sa ketchup. Tama, okay. Huwag natin ang kanina. Alam na. Okay. Saan manggagaling yung lambot ng ating baboy, although malambot na itong baboy natin dito sa Coke. Pero kalahati lang ilalagay ko kasi
paborito ko to at hindi ko i-share mo sa inyo. Hey, naglagay na tayo ng suka. Hindi pa. Suka? Diba? Ay, may bawas na. Oo. Pero pwede pa. Huwag na tayo mag-silver swan. Leon Perrins. Sige, why not? No need, actually. Nagbago isip ko. Ito, this is a Chinese barbecue brand. Why not? Konti lang. Then, mix mo. Mix mo, Lillian. Mix mo lang. Then, kuha akong bawang. Kuha akong spring onion flakes. Yun na yung marinade natin. Tikman mo para ma-adjust mo kung gusto mo dagdagan ng tamis, asin, alat. Anong lasa? Ang sarap, oh. Masarap? Ano sa tingin mo kulang? Anong kulang? Tamis konti. Sige. Kung tamis konti, pwede ka maglagay ng asukal kung gusto mo or ng ketchup pa. So, nag 2-in-1 recipe na tayo dito sa vlog na to. Ayan, bago tayo. Camera woman na si Mike. So, ito yung ating cooking at home. Episode 1. Pag episode 2, siguro maganda na yung ilaw namin. Mas maliwanag na yung konti. Magdadala ko ng ilaw galing sa bahay namin. Okay. Balik tayo dito. Kamusta na? Again? Kulang sa tamis. Mas matamis pa. Tapos. Wala na tayong lechon manok, no? Ubus na. Ubus na. Ikaw kumukuha ng sarip. Baka tabingi na naman yan. Ano yan? Hindi ah. Tabingi na. Oo. May light na siya. Pwede ka rin umikot. Ikot ka. Para dito ka oh. Para kita mo yung... So guys, sinitraining namin si Maya maging shooter, camera woman. Okay, sobrang dami na yata to. Balik natin. So, cling wrap. Kung matagal nyo pa siyang gamitin ulit, gagawin nyo ay basahin nyo to. Balot mo. So, maging sariwa pa siya. Kung sa ilunggo pa, hindi siya malaya. Pero tanong doon lang na ginapunyo gano'n. Pasok sa dara. Ready na tayo magluto, actually. Abusin ko lang to. Bago tayo maglagay ng karne, tikman muna natin. Kasi pag nilagay mo na to, hilaw to eh. So, mas maganda magtikim ng marinade pag wala pa yung karne. Tikman mo. Yummy, no? Parang iba, no? Alam mo bakit? Alam mo na yung nangingibagaw? Ito. Ano siya, sir? Parang Chinese barbecue. Amoyin mo. Chinese barbecue. Pag kumakain... Anong ingredient? Hindi ko alam. Pag kumakain ka sa mga hot pot, ito yung nilalagay nila. So ngayon, ito, buksan mo. Pag mo na i-slice, marinate mo na. Bukas, ihawin natin to. Or either ihaw or prito. Marinate natin to overnight, si pork tonkatsu. And then, ihawin natin siya. Pero ready na tayo mag... Ayan si Maye. So, pag tabingi ang ating camera, siya ang sisihin nyo. Nainit ko na ang ating cast iron pan. Ngayon, start tayo. Sige, ako naman magmamando sa'yo. Lagyan mo ng mantika. Pa. Sige pa. Okay, tama na. Then, gisa mo yung bawang.
Pag nag-isa tayo ng bawang, maganda talaga na... Tama. Okay, good. Nakikinig ka. Naalala mo ang sinabi ko sa'yo the other day. Good. Okay. Then, matagal pa to. So, pwede mo actually... Matanggalin yung balat. Hindi. Ayan. Iwan natin yung balat. Patong mo muna dyan kasi mangangala yung kamay mo. Yung takip niya, then marinate. Kaya, importante na ma-organize natin yung ref para kakasya pa to. Hulog tayong butter. Hindi na sana, pero meron sa freezer eh. Igisa mo na ang bawang mo ng mabuti and mas masarap. Ayan. Ito yung gusto nating kulay. Yung medyo pa-brown na. Then, hulog natin to. Bumibigay yung sandok mo, gamitin mo yung kahoy. Tapos, wag yan. Rubber spatula, pang scramble eggs. Or pang mga sauce. Diba, mas madali. Gisa mo pang mabuti. Kung dumidikit-dikit, kuha ka ng isa pang para mahiwalay mo. Kung hindi mo mahahabol, hinaan mo. Ah, so lumalabas na yung katas niya. Oo. O ngayon, yung katas na yan, titimplahan natin. Nang, ito lang. Calamansi, Korean barbecue sauce, up to you guys. Soy sauce, of your choice. Ito yung nadampot ko. Salt, sugar. Yun lang. Then, ito, konti lang. Kasi yung gusto nating lasa is pork steak pa rin. Ano ba yung pork steak? Soy sauce, calamansi, at red onions. Pero since wala tayong red onions, nag-leaks tayo. Eh, wala eh. Yan. Gisa mo. Then, dagdagan natin ito. Ilas natin si calamansi. Kasi pag nilagay mo yung calamansi una, baka mawala yung freshness ng calamansi. Konti lang. Ito kasi manamis-namis to eh. Dito na tayo maglagay ng asin. Tapos asukal, patayin natin yung ilaw kasi pangit yung lighting. Yeah. Okay, mabango na. Last natin yung calamansi. Ngayon, i-mix mo pa ng mabuti, tapos tikim tayo. So, pag nagluluto kayo, importante rin na meron kayong kutsara sa tabi nyo. Tapos, para malaman mo kung saan ka na. Kuchang alay. Ang alat. Okay, lagyan natin ng tubig. Abulan lang natin ng tubig kasi medyo malat, no? Kita ko sa mukha mo eh. Malat. Okay. Okay. Ha? Oo. Bumawas na yung alat, no? Ngayon, twist lang, konting-konting siya, parang tinikman kung sa tingin ko bagay eh. Orange juice. Ito optional lang. Hindi na nang kailangan. Or, kung gusto nyo lagyan ng dalandan, pwede. Para mapangit. Alam mo, dapat kanina hindi ko na nalagay yung asin. Though, ang dahilan, pero hindi ako nagdadahilan. Ang dahilan lang talaga na naalatan ko. Kasi sanay ako sa asin na malaki. Hindi ako sanay gumamit ng iodized salt. Di ba? So, maalat talaga yung iodized salt. Ang hirap di-adjust. Mas naming sabor ang ang dako, no? Diba? Ang iodized salt, talpon siyang sabor niya. Kakabudlay tan, charo. Sige, tilawin mo. Maraming na. Okay. Laman si, last. Kung gusto nyo lumako to, pwede nyo lagyan ng harina. Pero huwag na, okay na to. And since wala tayong red onions, green onions tayo. Kaya ba, white onion, okay lang doon? Oo, pwede naman, no. Nasa inyo. Siguro, masarap rin actually. Depende sa inyo. Tikman mo ngayon. Sige, tikman mo rin din yan.
Oh. Yung mata ay hindi nagsisinungaling. Parang na kami magluto. Okay. Medyo. So, actually, yung wala lang kayo ay ito. Lahat kayo, yung soy sauce, calamansi, sugar, salt, meron yan lahat. Ito lang yung twist. Pero ang nagpapasarap dito ay yung balanse. Balanse ng timpla. Hindi siya sasangkap sa pagbalanse. At saka yun nga, hindi siya maala. Tama lang yung tamis. Ngayon, kung gusto nyo, pwede nyo pa siyang pakuluan pa para lumapot pa yung sauce. Pwede naman, lalambot yung karne. Or, patayin nyo na. Pwede na to. Kung gusto nyo maraming sauce. Nasa inyo. So, kung example, kung marami yung pinapakain nyo, mas gusto nyo marami yung sauce. Pero kung konti yung pinapakain nyo, mas gusto nyo, mas malapot yung sauce. Mas masarap. Okay. Okay na. Yung boss ko ay kumakain na, and is it good?